Way, magandang hapon sa inyo. Panibagong araw, panibagong day off, panibagong idea ang isi-share ko sa inyo ngayong araw na ito. Well, alam niyo ba kung ano ito? Ito, ano ito? Alam niyo kung ano ito? Mali, hindi po ito langka. Ito ay breadfruit or sa Chamorro, lemay. So ito, dito ko siya natutunan na kainin at lutuin. Ngayon, si-share ko sa inyo kasi kung bakit ito tinawag na breadfruit. At saka yung itsura niya, papakita ko sa inyo kung ano to. Kasi dito ko lang natikman to sa atin. Meron din ito bihira, natatagpuan lang to sa mga tropical island tulad ng Saipan, Guam, Rota, Hawaii, saan pa, Palau. Basta tropical country. Meron din ito sa Pilipinas kaya lang bihira. Oh, tingnan mo, parang lang para siyang langka. Pero ang tawag nila dito ay lemay. Isa lang nahingi ko eh. Saka yung pagluluto nito, sabi nila kaya pwede raw itong ano, iprito, i-barbecue at ginataan. Yan. Yan, ito yon. Kaya daw siya tinawag na breadfruit ay dahil pagka niluluto mo to, ano, parang ang amoy niya parang newly baked bread. Kaya sabi nila amoy ano. Pero pag inamoy mo naman, amoy ano eh. Amoy, basta amoy basang basang prutas. Hindi naman siya amoy langka eh. So ngayon papakita ko sa inyo, bibiyakin natin para makita niyo yung loob. Kalati lang anuin natin kasi masyado malaki to. Ayan ang nasa loob nito, tignan o. Ah, bigat. Yan. Ito ang nasa loob niya. Yan ang nasa loob ng breadfruit. Yan. So, ngayon babalatan natin. Nagdala ko ng gloves, baka may dagta eh. Meron din ito eh, kaya lang sa atin, ano, bihira ako, hindi ako nakatikin dito sa Pilipinas eh, dito lang. Balatan muna natin. Itong gawing ano eh, gawing parang banana cue. Ayun o, mabango yung loob niya o. Mabango siya. Maganda na loob o. Parang may ano, parang yung salangka din ito. Pero hindi siya madagta. Yan. Ang ganda o. Basta tanggalin natin ito. Siwain natin ng parang ang kamote. Yan.
natikman ko to prito, masarap. Pag pinirito siya, pag fried, pwede mo siyang lagyan ng sugar. Yan, ganyan. Yan, iwan na. Ngayon, susubukan natin iprito to para matikman natin. Yes, wait lang. Yan, mainit na yung mantika. Pirituin na natin. Yan. Dito sa gubat, wala ng arte-arte. Yan. Yan lang. Kasi baka hindi natin maubos. Yan mga ka-jungle, malapit na siya maluto. Tingnan nyo. Tara! Yan. Habang piniprito ko siya, amuyin niya parang ano eh, parang para ding ano eh, kamote. Sa atin yung kamoting nabibili mo sa palengke, yung sweet potato, ganun din amoy niya eh. Sabi para daw big bagong big na bread, pero hindi eh. Ang amoy niya amoy kami kamote. Siguro pagka ano to, pagka binarbecue to, kasi ang pagbabarbecue nito hindi yung ilalagay mo sa grill na ganun, kundi tatabunan mo siya ng apoy lahat, buong katawan ng breadfruit. Kaya lang iisa yung nahingi ko, hindi ko maipakita sa inyo yung pagbabarbecue. So ganun lang, yung isang buo niya tatabunan mo ng mga kahoy, taka mo sisindihan hanggang sa maluto siya na magiging itim or ano, basta maluluto yun. Tapos i-smash mo daw siya, tapos pag i-smash mo, tatanggalin mo yung laman, lalagyan mo ng konting olive oil o kaya sugar or milk, masarap daw yun. Pero ngayon, ano lang, prito lang, maapoy na to, luto na to. Yan, luto na siya. Oh, umuwi na natin. Yan, luto na siya. So, itatry natin siya with sugar. Ito, dala ko ng sugar eh, yan. Mas maganda ro dyan, brown sugar, kaya brown sugar din dala ko. Welcome back. Ito, luto na siya, oh. Pakita ko sa inyo. Yan, ito, oh. Diyan mo. Yan. Diyan mo, parang kamote ang texture niya, oh. Di ba? Ngayon, ang amoy niya, amoy kamote. Hindi siya, ewan ko kung ganito talaga ang breadfruit. Sabi nila, amoy tinapay nga, pero hindi naman ganun ka-strong na parang bagong bake, hindi naman. Siguro pagka binarbecue, pero susubukan natin kainin ng wala pang sugar. Init. Parang sumasabit ah. Pero lasa ano siya, lasang tinapay nga. Hindi lang ganun ka ano, matamis, medyo matamis. Lasang kamote. Pero sa puno siya nakukuha, hindi sa lupa. Masarap siya nang walang sugar. Ngayon, lagyan natin yung sugar. Ay, wait, nahulog.
Bigyan natin ng sugar. Mas masarap siya pag may sugar. Nabigat sa tiyan. Parang tinapay. Ito ang tsura niya, oh. Paghilaw pa. Nga pala, mag-shoutout nga pala ako sa mga nag-support sa video ko sa pagkuha ko nito sa puno. Ang sponsor ko nito si Ate Juliet ng I Love Saipan. Thank you for watching, Ate Juliet, at salamat dito at na-share ko sa mga mahilig manood ng video, lalo sa mga idea. And also, I would like to thank Maggie Aldan for giving me an idea. Maggie, thank you very much. Maggie Aldan. Tapos, binabati ko rin yung mga staff ng I Love Saipan. Lalong-lalo na sa mga co-worker ko dyan sa outlet ko. Kay Paring Edwin, kay Jen, kay Vivian, kay Lisa, si Elsa, at saka sa Invisible Man, yung nasa Seattle. Ayun, kung nadudun lang yan. Kasama ko dito yan, nagluluto. Shoutout din pala ako sa pinsan ko dyan sa Cavite. Sabi ko, i-greet ko siya ngayon, shoutout ko siya. Ang magkakapatid na Jeff, Darwin, at Troy. Kumusta kayo dyan sa Cavite? Matagal na tayo hindi nakikita-kita. Ang huli natin pagkikita ay maliliit pa tayo. Kumusta kayo dyan, and thank you for watching sa inyong lahat dyan. Isa pa sa mga taga Malolos, Bulacan, kumusta kayo dyan? Shoutout sa inyong lahat dyan habang kumakain ako ng breadfruit. Para sa inyo to. Mga pinsan namin sa Quezon City. At sa mga yung tropa ko dito sa San Roque. Shout out kayo dyan. Sa mga member ng Way Group. Way. So yun lang. Again. Magkumakain ako. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, just press like and subscribe. At dyan lang sa ibaba. Press nyo lang sa ibaba. And again, see you next time on my next video and idea. Salamat po sa inyong lahat. And a peace.